Philippines' newest online network. Online network. A5 Digital Media. A5 Digital Media. Makikinig sa'yo. Makikinig sa'yo. The views and opinions expressed by the host and the guest do not necessarily reflect those of the channel and the management. At syempre, excited na naman tayong lahat because this is our third episode ngayong Sunday. At isa na namang interesting na usapan ang magaganap today. Palagi naman yan. Kasi dito ay, it's a lovely day! Ayan, partner ha. Araw-araw o kaya linggo-linggo ko lang tinatanong sa'yo. Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Oh, parang laging hindi mo alam. Ano ba yan? Hindi, partner. It's about mental health. Ay nako, gusto ko yan, partner. For sure, ang ating mga ka-lovelies at pati na rin ako ay maraming maikukwento about this topic. Mm-hmm. Ako rin, partner. Alam mo, excited na ako. Dahil mamaya, we have our special guests who are professionals and also yung mga from social media mm-hmm. and from media, no? At pag-uusapan nila ang kanilang mga mental, yung ating mga guests na social media personalities and media personalities, pag-usapan nila about their social mental health issues, social tuloy. At syempre, meron tayong mga doktor na nandito para tulungan tayo. Kaya nga mga ka-lovely at partner, wag muna kayong alis kasi itong show na to ay always fun and informative. Wow, mukhang mm-hmm. B1B2 tayo din, partner. Hindi, alam mo, kaya naman informative, partner. Kasi lahat ng natututunan natin dito, kasi pati tayo natututo, eh, no? Of course. Eh, pwede nating i-apply sa totoong buhay. Pero bago magsimula ang ating topic, mga ka-lovely, gusto ko rin kumustahin tong aking partner, no? Eh, kamusta naman ang week mo? May mga small wins ka ba? Blessings? Eh, syempre, tayo naman laging busy sa ating mm-hmm. negosyo. Yes. At tumahanap tayo ng mga konting mga tutulungan na tao. Always positive lang ba? Nice. Yun lang naman ang week natin. Mm-hmm. Ikaw, kamusta ka, partner? Ay, nako, napakaganda ng nangyari sa week ko dahil naging core member ako ng CDCPH, the citizen, concerned doctors and citizens of the Philippines. Na yun, ang ganda kasi ng mga layunin nila, so eventually sana mas maraming tao yun. Nawawala siya kasi surprised ko sa kanya. Oo nga, nagulat ako, may pa-flowers eh. Anyway, oh, dahil yan, ayun nga, oh, so yan. Yun yung aking blessing na naging core member nila. That's ako for you. Dahil naniniwala ako for yung pinaglalaban nila. Yeah. At ito no, dapat yung pilot ito, pero sabi nga, huli man daw at magaling na inahabol pa rin. You don't have an idea o kaka-flowers na today. Ayan, thank you for the flowers to Star Ace Academy. Akin yan. Ang sayo ba ito? Tinanong? Ay, grabe, parang totoo na. Ano ba ito? Hiniligawan mo na ba ako, well, partner? Well, pinag-iisipan ko. Naman. Depende kung pipilitin mo ko. Kailangan kong pilitin, nakakainis. Ano ba? O, sige, lagay na natin to dito, ha? O, ayan. So, I hope na sana yung mga nanonood sa atin, kahit na gano'ng ka-busy ang inyong time, you always set aside time for your of family. Course, lalo of na course. It's Sunday, di ba? Family Oo day. Oo nga pala, no? Mm-hmm. Sunday, it's always a family day. Mm-hmm.
Eh, umuwi na kaya ako. Inaantay ako ng pamilya ko. Ay, ano, may pamilya ka pala? May pa-flowers ka pa? O, sige, sige. Grabe naman ito. Iyak! Napapigil nga lang ako eh. Talagang tinutuon. Ayan, magtatampo na tuloy ako niya. Oy, alam mo naman ako, kung saan ka o anong gusto mo, susuportahan kita. Kaya kung gusto mo umalis, okay lang naman. Ay, naku. Very obvious. Siyempre, masaya ako. Nandiyan ka sa tabi ko. Kaya dito lang tayo. Yun, sige na nga. Okay, sige. Masaya ako, partner, always. Kasi lagi kitang kasama tuwing Sunday and I'm blessed. Dahil napakabait mo at napaka-super sexy. Ay, totoo yan, grabe. At dahil sa kasexyhan mo, it's the body. Dahil dyan konektado, pasalamatan natin ang ating mga sponsors. Aficionado, Potpot by Joel Cruz, Takoyaki by Joel Cruz, BDO Life, Artista Salon, UCC 3-in-1 Coffee. Yes, and MJV Dental Clinic, Fiber Health, Sushial, SPM Bath Soap, Real Detergent Soap, Thunder Bitch, o diba naman? And ito kaya nagiging sexy lalo dahil sa CCYG. Yes. Ako, thank Chun you. Chun Chung Yunga, ang pag-aari na Korean Samyuk Salt Cake. Salamat, partner. Na of course. At teka, nanalo ka. Ng best ng Korean restaurant of the year. Thank you so much sa inyong mga support. Yes. And of course, we are also asking our dear viewers na please like, share, and then tag 10 ng inyong mga friends sa FB and get a chance to win 9,800 gift certificate from Above Aesthetics, 25 kilos of rice, 500 Leica gems, care of Miss Erica Brenner. At thank you, Leica! Kumain, syempre, sa yes, CCYG. Yes, at meron ka pang plus one. So, dalawa kayo pwede. Ayan, of course, yung CCYG is located at El Terrazo Mall, Tomas Morato, corner Madrinian Street, South Triangle, Quezon City, Manila, Philippines. And so far kasi walang nanalo last week, no? Dahil hindi nila napafollow lahat nung dapat nilang gawin. Lagi na lang tayo nangangako. O hindi ha, hindi pwede yung laging pangako. Kasi dapat po, sundin nyo yung sinasabi natin na you have to tag okay, so kasalanan friends. Pala nila. Hindi. Kaya sinasabi natin para gawin nila ng maayos. Yes. No, kidding aside. Side next Sunday, July 25, di ba? Oo. Yan ang winners hindi natin. Tayo pwedeng walang manalo. Basta gawin nyo po ng tama para naman maibigay na namin kasi talagang nag-iintay na yung samyupsal nyo. Siyempre, dito lang yan sa It's a Lovely Day! Okay, at kami po ay magbabalik matapos ang ilang commercial break. We'll be right Salamat back. Kayo. This program is brought to you by Aficionado by Joel Cruz, Potpot by Joel Cruz, Takoyaki by Joel Cruz, Star Ace Academy, Home Decor, Verana Dental Clinic, Artista Salon, Heroes Building, CCYG Il Terrazzo, Crops, Purest Mineral Water, SMLC, Luxury Spa, Social, Fiber Health, and Real Detergent Powder. This program is brought to you by Aficionado by Joel Cruz. Potpot. Ikaw ba'y balisa? Nalilito? Malungkot o maraming gustong gawin subalit hindi alam ang uunahin? Ngayong nasa gitna ng pandemya ang buong mundo, marami sa mga senyales na katulad ng mga nabanggit ang kasalukuyang pinagdaraanan ng mga tao. Mental health issue. Ito ang pag-uusapan ngayong umaga sa It's a Lovely Day. It's a lovely day. It's a lovely day. Ah, and we are back. Of course, at hindi ko napatatagalin pa aking partner, Miss Lovely. Uh-huh. Ano bang ibig sabihin ng mental health na yan? Sige, simulan na po natin ha. Ang mental health, according sa mga eksperto, ay a state of well-being. Ibig sabihin, ang isang tao ay aware sa kanyang kakayahan or mga abilities, kayang ma-handle ang normal stresses ng buhay, kaya niyang maging productive sa mga gawain or responsibilities, at most importantly, ay nakaka-contribute siya sa kanyang komunidad or community. Ang dami talagang challenges tsaka mga demands sa buhay, ano? Mm-hmm. Hindi ba pwedeng pakuya-kuya-kuya na lang tayo, tapos matravel-travel around the world, tapos bibigyan lang tayo ng pera, tapos libre ng lahat. And hindi nga makatravel eh. Di ba? Hingang ka ng vaccine passport. Ano ba? Oh. Anyway, hindi. Pero alam mo, yung lifestyle na yan, sa totoo lang, kayang-kaya mo naman yan. Eh, rich na rich ka nga, di ba? May CCYG ka nga eh. Pero alam mo, kahit na gano'n pang daming pera mo, hindi naman talaga gano'n kadali ang buhay eh. Yun ang hindi gano'n kasimple. I agree. At dapat talaga resilient ka sa mundong ito.
Oh, pero balita ako, partner. Marami daw ang hindi naniniwala sa depression o yung salitang anxiety or may stigma kumbaga ang ibang mga tao. Saan ba kaya talaga tingin mo nang gagaling yan, partner? Alam mo, tingin ko, partner, yung mental health stigma, nanggagaling din yan mismo sa mga kaibigan, sa pamilya, co-workers, or sa society mismo. Kasi nga, hindi nila naiintindihan, lack of understanding. At dahil dito, nahihirapan yung mga tao na nagsasuffer dito. Siyempre, nahihiya na sila or natatakot silang humingi ng tulong. And then, siyempre, kapag kaganito, ito na yung nag-create ng low self-esteem. Tapos, pag hindi na sila productive, nagiging unemployed sila. Tapos, kung ano-ano na, no, nagsusnowball na marami ng hindi magandang nangyayari sa buhay nila. Nako, sa dami ng sinabi mo, nagpapasalamat ako. Buti na lang, may mga professional guests tayo today to discuss this topic. At mas matututunan natin ng deeper ang tungkol sa mga topic nito. Pero bago ang lahat na yan, tanugin din natin yung mga kalovelies natin sa streets kung ano naman ang tingin nila about depression and mental health, partner. Yes, at dahil dyan, nandyan si Bhie, ang ating superstar vlogger and influencer. Take it away, Joke Rino. Ano bang sabi ng mga tao? Yeah. Hi, Robby! Andito ako ngayon sa Marikina. Siyempre, magtatanong na tayo tungkol sa ating topic for this week, ang ating mental health and depression. So, may mga nakilala ko, mga new friends and new workmates. Ayan, tatanungin natin sila, interviewin natin sila. Andito ako ngayon sa Marikina. Nag-shoot kami. Tara na! So, ayun mga Biko, kasama ko ngayon ang CEO ng Frondoso Trading. Ayan, mga print-print ang atake ni Madam. Hi, Madam! Pwede ko po kayo may interview. Hi, Madam. Ano pong name nila? Stephanie. Hi, Miss Stephanie. Pwede ko po kayo may interview about sa depression and mental health awareness. Okay. Sige po, ito po yung tanong ko sa inyo. Naniniwala po ba kayo sa depression or mental health issues? At kung merong depression ng isang tao, ano po ang inyong gagawin? Oo, totoo yun, yung mental health na the same time yung depression due to siguro stress, yan. Tapos una-una yan sa stress, yung mga taong nakapaligid sa'yo, yan yun. Tsaka yung mga bagay na nakapagpa-depress sa'yo, yan. Ano po kayang mga ma-advise nyo or masasabi nyo? Ano po kaya kaya nyo gawin para sa mga taong nakakaranas ng depression and mental issues? Sa akin, sa na-experience ko, ang may papayo ko lang yung meron ka makakausap na tao na mapagkakatiwalaan mo, yung mapaglalabasan mo ng hinakit mo or yung parang mga downs mo, ganyan. Para at least, mailabas mo siya and then yung tao na yung pagsasabihan mo is makagaan sa'yo or makatulong para maging maayos. Umalma. Oo, parang ganun. Ang galing. Maraming salamat po, Miss Stephanie. Ayan siya po ang may-ari ng mga printing kineme ng Frondoso Trading Churro. Thank you po, Madam. Okay, thank you. Meron pa akong papakilala sa inyo, CEO din. Ganun mga friendly bees kung mga maliit na bagay. Let's go talaga. So, ayan mga Bhie, papakilala ko naman sa inyo, nag-iisang CEO ng Queen K Cosmetics. Ayan, siya po yung nagbibigay sa akin ng mga sunflower oil, mga pampakinis ko din ito, si Madam, si Miss Seth. Hi, Miss Seth. Pwede ba kita ma-interview? Mabilis lang, mabilis lang. Sige. Tungkol lang sa mental awareness and depression, nakaranas ka na po ba ng ganon? Actually, hindi ko pa nararanasan, pero as a nursing graduate, ganyan, experience for na kilala ko ng mga tao may ganyang case. Mm. So, naniniwala ako. So, ang tanong ko po sa inyo, kung meron po kayong kakilala na nakaranas po ng depression or mental health issues, ano po kaya ang ma-advise sa kanila or ano po kaya ang inyong gagawin? Actually, kung may lalapit sa akin na merong depression, ganyan, makikinig ako kasi yun ang kailangan nila. Makinig tayo, ganyan, kung meron silang sinasabing problema nila, pakinggan natin. And then, syempre, bigyan natin sila yung solusyon na alam natin yung nararamdaman sa kanila. Kung baga, huwag na natin ibaba yung nararamdaman nila. Kung baga, tulungan natin silang tumaas, ganyan, or bumalik yung saya na kailangan nila para mawala. Pero para makalimutan nila. Yung depression na yan. Ganun po talaga. Kasi ako nakaranas din ako ng depression. Maraming salamat, Miss Seth.
Ganda ni Miss Sil, no? Friend ko to. CEO siya ng Queen K Cosmetics. Thank you so much. Salamat po for the opportunity na ma-interview po ko tonight. Salamat po. This program is brought to you by Aficionado by Joel Cruz, Potpot by Joel Cruz, Takoyati by Joel Cruz, Star Ace Academy, Home Decor, Verana Dental Clinic, Artista Salon, Heroes Building, CCYG Il Terrazzo, Crops, Purest Mineral Water, SMLC, Luxury Spa, Social, Fiber Health, and Real Detergent Powder. This program. Siyempre, partner, pasalamatan muna natin si Bhie. Alam mo, hindi ko alam kung talagang anong mangyayari kung wala sa buhay natin si Bhie tsaka yung Mang Tomas. Sobra naman, may Mang Tomas talaga. Anyway, siguro pakilala yes, natin yung ating mga ka-lovely day. We have professionals and artists today as our guests to discuss our topic, mental health. She is a renowned psychiatrist and a professor, also known as celebrity psychiatrist. A favorite guest on all television shows to discuss these mental health issues, please welcome Doctora Bernadette Monteclaro Manalo. Hello, Doctora. Magandang araw welcome po. Welcome to the show. Thank you. Thank you so much. Thank you for your time, Doctora. Anyway, for our second guest from Unlimited Biohacking Recovery Center and a pioneer of the biohacking here in the Philippines, a vitality and anti-aging expert and a certified deep sleep teacher, and I'm a proud student sa kanyang center. She believes in empowering everyone to take control of their own biology and teaches people free practical techniques to boost immunity naturally. Please welcome Coach Ellie Abella. Hello. Thank you for having me. Thank you. Yes, thank you, Coach. At syempre, for our third guest, nako, paborito ko to. Anong araw pa? Child Kalaro star ko yan. From Caruscos Musmos in the late 70s and was also a member of the famous Dutch Entertainment noong mid-late 80s. Marami siyang nagawang mga pelikula with the late legend Fernando Poe Jr. And now an accomplished visual artist, painter, and I'm proud to welcome here to us, Mr. Granrev Villesa. Yes! Good morning. Love na love ko yan, Jose. Kapatid ko po yung siya. Okay, and the last but not the least, a commercial model, brand ambassador, influencer, and media personality. Please welcome Mr. Lance Oka. Hello, welcome to the show, Lance. Oh, ang fresh mo naman. Para kang ano yung mga Korean pop star. Oh, yeah. No? Oh, BTS. BTS. Oh. Galing. Okay. Before we start, mga ka-lovely, please don't forget to ask questions para sa ating mga guests. We will read them later. And you can comment down below pagkatapos ng discussions na ito.
we'll proceed to our question and answer portion. Yes, at ang maganda dito, we have experts para masagot po ang mga katanungan nyo. And of course, those who went through this, di ba? So talagang alam nila kung ano yung na-experience ninyo, kumbaga, di ba? So please keep your questions yes. coming. Yes, oh, partner, simulan okay. na natin to. Simulan na natin. Sa kanan ko, kamustahin muna natin sila. Okay? Okay. Dran Rebeliesa, yes. welcome to the show. Kamusta na po kayo? I'm doing okay. Ano po ang ginagawa natin lately? I am a painter, so I paint almost every other day. Wow. I'm also a father and a grandfather and a husband as well. So that is what keeps me busy. Everything else is on the side or not important for me, but the most important for me is my relationship with God and my family. Wow. Nice. Galing. Diba? Very positive, di ba? Yes. Ito naman si Lance. Kumusta naman ang buhay-buhay? Anong pinagkakaabalahan natin ngayon? Bukod sa pagiging pogi. Diyan kita pinatabi. I'm good. I'm getting better and I'm starting to be on track again and I'm studying pre-med nursing. So sa all po ayan, hello. So taga all po diyan. So busy din ako sa pag endorse ng mga products, ng mga ganun. Partner, on the onset, narinig ko si Lance. Okay, Lance, go ahead. May sinasabi. Yung sa TikTok lang po. Okay. Of course, TikTok. That's parang very ano, no? Because of the discussion, parang on the onset, hindi siya nakikita sa itsura. Yes. Diba? Yun, oo. Okay, mamaya, lalaliman pa natin lalo yan. Yes. And okay, from dito naman kay Miss Ellie. Miss Ellie, dito sa iyong unlimited biohacking, what exactly do you do dito sa center before we go to the actual discussion? Parang... I'm trying to spread the word about biohacking, which is really about the natural ability for people to self-heal. No, na lahat ng kailangan natin para gumaling nasa loob natin. No, kailangan lang natin i-activate yung superpower. And yung advocacy ko talaga ay para turuan ng lahat ng tao na genes activated 'yan, right? Oo. Yeah. Oh, well, yung genes activated siya. Yung bad genes pwede nating i-turn off. Okay. Yung good genes, pwede natin turn off. Yung tawag doon, epigenetic. So, yun yung gusto kong sana ituro sa lahat ng tao. Tapos yung mga sirang genes, pwede natin gawing short. Jeez. Tagal na. Oo, parang hindi namin na-gets yan eh. So, putulin niya. Gawing short. Parang hindi masayang. Okay. Grabe talaga. Okay. Pwede. So, yun yung iyong gustong ituro sa mga tao, no? Yes. Alright. And si Doktora naman. Doktora, ano naman yung ano yung talagang specialization ninyo and ano yung practice ninyo? Can you tell us more about it? Yeah, yung subspecialty ko kasi talaga is hospital psychiatry. Mm-hmm. So, ang kinikater ko mga pasyente sa hospital na may medical problem. Okay. And then syempre pa mga like for example, patients with cancer. So some of them may have anxiety, no, lungkot, no. So okay. Nandun kami to help them, no. Yes. So we term it as consultation liaison psychiatry. Mm-hmm. Although in other words, mas gusto ko din yung mundo na kasama ko yung sa media, yeah. Kasi in that way yung advocacy ko at alam ni Rebto na ang advocacy ko talaga is to spread the word that hey, there's hope. Yes. Even if you're not okay. Yeah. Yes, it's okay to be not okay. It's okay. So, yes. Let's be honest. I think the country during our history, hindi masyadong binibigyan ng pansin. Ng pansin, di ba? Ang mental health. Yung mental health. Mm-hmm. Para bang sige lang. Mm-hmm. Kasi nga ngayon lang naman parang recently nang naman nagkakaroon ng talagang attention dito eh. Noon talaga parang ang sakit laging physical. Yes. Hindi nila nakita na meron din talagang pwedeng sakit na sa mental no or sa utak. Mm-hmm. So yun na nga yung gusto kong itanong sa ating mga panauhin ngayon ano. Kasi kayo ay dumanas ng mga mental distress no. So pwede nyo bang ikwento sa amin? Share nyo, saan lang kayo komportable, no? And paano nyo ba nalaman na parang hindi na ito normal na nalulungkot ka lang or nawawala ka lang sa
focus. Kasi, di ba meron yung iba pag sinasabi, ay, hindi, nalulungkot ka lang. Oh, o baka panahon lang yan. Wala yan. Ilan kasi, wala yan. Wala yan. Paano mo nalaman na parang hindi na to ordinaryong lungkot? Yeah, it's very easy to dismiss a person who says they're depressed. There's also a stigma attached exactly. to it. Yes. I am a patient of Doctora. Nice. For almost 2 decades now. Wow. An off and on relationship. And she has helped me. Mm-hmm. Depression comes and goes. Mm-hmm. There are days that you are okay. There are days that you just don't want to live. Okay. On the darker side of it, there were some threats to my life by myself. Is it serious? Yes, it's very serious. Mm-hmm. My antidote for my sickness, because it's an imbalance, I sinisisi ko yung pagiging drug addict ko for almost mm-hmm. 27 years. Mm-mm-mm. I'm 12 years clean now. I was an alcoholic drug addict. Yeah, thank you to give my wife. Give it to him. Give it to him. Thank you. Give it to you. Yeah, 27 years akong every day, kahit na ano na lang tinitira ko. Hindi ka naman kumukuha ng drugs doon dati sa tatay ni Bhie. Oh, kasi yung yung daddy ni Bhie dati sa last episode namin, naging naging supplier. No. Drug lord yung ano. And Bhie was gracious enough to share it. Yes. Those relationships are very codependent also. Mm-hmm. Yeah, so, yeah. There was a lot of healing. My wife, bless her soul, got me to talk to Doctora again. And mm-hmm. The past 11 years, Doctora has been helping me with the right medication. Mm-hmm. And yung tamang timpla. Lately, mm-hmm. she gave me a new medication that was very apt for me because I was at the end of my rope and I was telling her, Doctora, I feel depressed. I need something. Mm-mm. And kailangan yun, yung doctor mo open sa madaming bagay, goes to find out what new medications are there. It's mm-hmm. very important because sometimes it's really an imbalance mm-hmm. in your brain, because it's also an organ. It needs to be exercised. It mm-hmm. needs to be cleansed. So mm-hmm. there's meditation also. Mm-hmm. There's communing with God. Spirituality also helps a lot. And I guess family. But mm-hmm. I owe my wife and Doctora for where I am right now, because mm-hmm. it's stable. Mm-hmm. My antidote, really, if I get sad, I sleep. Oh. I get another dose of my medication because it's my problem. Mm-hmm. My problem is sleeping. I'm insomnia. Mm-hmm. So when there's an onset, or if I feel like my depression is coming, yeah, or yeah. I'm confused, mm-hmm. or I have some weird anxiety, yes. especially during this time of we're in the middle of a pandemic. Uh-huh. I mean, your anxiety levels are through the roof. So, Doctora gave me medication, and I sleep. Hmm. I sleep is very important to mm-hmm. heal yourself. Mm-hmm. It's very important. I want to share. No, I got out of this because there were tools given to me by Doctora and tools mm-hmm. Given to me by my wife. Like, mm-hmm. if there's an urge to drink, mm-mm. my wife will say no. Oh. You can't. So may nagbabalance. Importante rin na in a way may nagpupulis sa'yo. Yes, yes. Or that's right. May that's right. Kasama ka. Yes, because alcohol can trigger so many things. Yes. Mm-hmm. Especially alcohol, it's a depressive. Downers are depressive. And, mm-hmm. and then... All drugs are really bad. Yeah. So, ang tagal bago yung realization na yun, because I thought I was a rock star. I thought that I could do all these things. Mm-hmm. I thought that I was a highly intellectual person and all of these things were beneath me. But mm-hmm. that was my call for help. Oh. You have to, I think, kailangan humingi din kayo ng tulong. Yes, yes. Huwag kayong mahiyang
humingi ng tulong. Kasi meron dyan yung mga conversations na parang sa family, parang, oh, huwag yung munang pansinin kasi may, pinagdadaanan. Yung parang, don't do that. Include, don't dismiss and include that person in the family narrative. Kasi parang ang daling sabihin, oh, huwag niyo munang kausapin, may tama yan. May toyo. Oh, may topa. Diba, yun yung parang, Sorry, no, but that comes from ignorance. Like close family members also. They will say, wag muna kasi, tapos alam niyo naman ang ugali ni Reb, alam niyo naman yung ano. So, Pero I think, Reb, that comes from a place of ignorance. Kasi yes, hindi nila naalam yung pinagdadaanan mo. Hindi nila naiintindihan. Yes. Yun nga eh. Yes, because it's so easy to dismiss. It's so easy to say, move on. Wala yan. Yun. Kaya mo yan. Mag-beer na lang tayo. Uh-oh. It's so easy to say that. But yes. For the person experiencing that. It's offensive for us. Yun. Like I'm thinking... 2,000 miles in my head, like a horse running around my head. Mm-mm. And then, I feel like jumping off the window. And sasabihin mo, wala lang. And nobody, nobody can help you. But there's healing. Yes. Especially if there's love. Mm-hmm. Doctora loves me. I love Doctora. So, nice. I hope people with mental health issues find a doctor like Doctora. Wow. Because she's not like parang, will dismiss you parang. Uh-oh. No, she'll take out time to talk to you. To listen. And then, she'll give you the right templa of medication. Doctora, usap tayo mamaya. Oo nga, ikalaman mo yan. Pero you know, seriously aside the partner, I am becoming too emotional right now. Kung mahalata nyo. Kasi, lahat naman, hindi naman natin alam, there's a case of denial. Yes. Yes. Ang una na, wala to, hindi to totoo. Wala, hindi ako magkakaroon ng ganito. Mm-mm. I had this twice, muntik ako mamatay. Oh, sige, ayun, magsasalita ka. Mamaya, it's not about me. Naramdam ko yung hirap. Mm-mm. Sobra. There was a time, I didn't want to live with my parents. I lived in a hotel here along Quezon Boulevard. I went to the top of the hotel because I wanted to end it all. Mm-hmm. You know, I saw kung saan ako babagsak. It was a karaoke comedy bar called Punchline. Oh, and wow. Ang naisip ko, magiging punchline na. Magiging punchline. Magiging punchline na. I was already on top of the hotel. And I was ready, but then nung nakita ko parang, oops. So you think you're angels. Yeah. There's that was, also gandong, it's not only physical, there's a spiritual aspect. You think you're angels that God sent you to hold you to say, oops, teka lang, don't throw yourself. No, it's not yet time. Yes. And there were so many overdoses, there were so many other things that I tried, but I realized kung hindi natuloy, di dapat nandito pa din ako. Yeah. Ganun yun eh. I would understand you were saying na, Lord, sana wag mo na akong gisingin. Yes. May mga ganun. Wala na akong purpose sa mundong ito. May mga ganun. I've been there also. Yeah, may mga ganun. There were times na... But you're brave, brother. You're brave. Thank you, Reb, for sharing, ha? Thank you. Tanong naman natin si Lance. Oh, ano naman yung kinagdaanan mo? What you're comfortable sharing lang? So, ano po, ngayon kasi I'm getting better from it. So I'm in a healing process. So I'm in a parang I'm accepting all the situation. I admit that I'm in a situation like this. Mm-hmm. So I'm pero is it like ano anxiety or depression? Ano yung manifestation sa'yo? More of social anxiety. Mm-hmm. So I had an issue before. This past few months. Mm-hmm. So, yung nung June, so, fresh pa siya sa akin. Mm-hmm. So, ayun. Mabigat eh. I mean, ano, parang, kasi syempre ngayon, nowadays, we're stuck in social media, of course. Mm-hmm. So, malaking platform ang social media. Social media, yes. So, when you, like, post something, people will like, you know. And when you get bashed, does that affect you really? I mean, does can that trigger? Actually, last month,
sobrang lala nung nangyari sa akin kasi there are times na sa sobrang social anxiety ko, I'm not clinically diagnosed with depression, mm-hmm. but I'm aware that I'm having anxiety. Yes. Because, you know, you feel anxious, mm-hmm. you have parang you're lacking of hindi mo alam eh, mixed emotions, tapos parang takot kang lumabas dun sa bahay, takot mm-hmm. kang lumabas sa kwarto mo, and you're seeing, like, nakita mo yung four walls ng mm-hmm. room mo, and you're like, ayokong lumabas. Parang, alam mo yun, mas better na lang siguro nandito ako sa kwarto. Mm-mm. Tapos, yun. When I'm, siguro ang pinaka masakit na part is when I'm reading the comments. Mm-mm. Na parang, I know that some people don't know me well. And mm-mm. those people are just viewing you. Yeah. Watching you online. Mm-hmm. But they have lots to say. Yeah. But can I ask also, brother, hindi mo marin mapigilan yung sarili mo na to read those comments? Or is this yes. Too kasi tempting for you? Ano kaya, parang you're, syempre parang you're in a situation wherein nagulat ka rin na may ganun pala, na parang darating ka pala sa point ng buhay mo na parang lahat ng tao may sasabihin sa'yo. Ibabash ka in just one mistake. Mm-hmm. So, lahat ng past issues ko, lahat ng mga parang sabihin na natin, syempre, we're all nagkakamali naman tayo lahat. Yeah. And in the past, sobrang marami rin akong pagkakamali. Mm-hmm. And I admit that I'm not perfect. Yes. Mm-hmm. So, every time na nagbabasa ako ng comments, napapaiyak ako, lalo na nung nalaman ng dad ko yung situation na, mm-hmm. anak, kita, syempre parang nagulat siya, bakit ka ganyan, ba't uh-huh. binabash ka? Uh-huh. So, parang sa akin, yung papa ko yung pinaka naging, inspiration ko, yeah. And also, yung daddy ko, siya pa yung nag-initiate that, siguro kapag hindi mo na kaya, let's go. Sa professional. That's nice. Wow. You know, ang laking bagay nung thank you very much, Lance, for sharing that, no. Pero ang laking bagay talaga na yung pamilya, like yung dad niya is there, no, as a support system. Moving force. Kasi ano yan, 'di ba? Yung gaya nga ng sabi niya, yun yung nag-inspire sa kanya probably to get better, 'di ba? Or to seek help. Kasi kung walang ganon, yung gagaya nga nung sinabi mo, Rev, no, na parang ay wala lang yan, ganun. Lalo tayong maliligaw. Mas people are ignoring. Mm-mm. Now, because of social media, everything is magnified. Yes. Yes. My heart goes out to Lance because I'm a fan. I mm-hmm. watch his TikToks or posts. It's like everybody has a right over you. An opinion over you. So I do have a TikTok account that nobody watches and my comments are off. Yes. My comments are off. So just spare me. Yeah. Okay. I think that's what you should do. Off lang niya yung comments section. Off the comments. And I know they will be watching. Kahit na hindi sila makapag-comment. Yeah. Alright, thank you, Rev, for that suggestion. Thank you, guys. Thank you. Okay, now, dito naman sa ating mga professionals. Like, doktora, ngayong nagkaroon ng pandemic, kasi nga, sabi nga, tumaas talaga yung incidence ng mga nade-depress, di ba? Mm-hmm. Yung mga na-anxious. Right. Ano yung profile ngayon ng mga ganito? Like, ano normally ang nagiging problema ng mga tao? Ngayong pandemic kasi... Mm-mm. As what sa isang pagsusuri sa Harvard, nagsabi na tataas ang incidence mm-hmm. ng anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, mm-hmm. at saka domestic violence mm-hmm. kasi nasa isang bahay lang kayo, no? Okay. Yun na sa studies. Mm-hmm. And that since we are in quarantine, so madaming families na parang upsadali lang. Ngayon na tayo nagkakasama sa yes. mga. Diba? Diba? So, parang nagkagulatan din. Nagkagulatan. Yeah. Nagkakaroon ng mga adjustments. Yes, na yes. Dati nagkikita na kayo sa gabi. Hi, hello. Mm-hmm, sleep mm-hmm, na, no? Mm-hmm. Pero ngayon, you're there. So even children are affected. Mm-hmm. The senior citizens, mm-hmm, no? Mm-hmm. Tsaka mga workers katulad natin, mm-hmm. no? That when you go inside the house, upsadali lang. Iwan sapatos, iwan lahat. Yes. So everything changed, no? Yeah. Kumbaga, nagkaroon ng shift, ano? There is really a shift from
parang kamustahan na face-to-face sa kamustahan sa virtual. Mm-mm. And tama nga, no? It became a social media thing. Yes. It's big, huge. The children right now are so restless to go out, yes, no? Yes, yes. And meet with their friends. So, nandun yung mga pent-up emotions. Yes, and isa pang medyo, worried ako. Kasi parang ang taas ng incidents ngayon ng online. Oh. Gambling, casino, sabong, e-games, bingo, NBA sports, yeah, no? Yeah. Tsaka shabu and marijuana. Oh. Parang lahat na lang. Kasi parang siguro ang ginawang outlet nila yun. Oo, yun yung naging outlet, ano? Yes. One thing, yung mga bata rin, hindi na rin nakakalabas. So there's added mental stress with them. Right? Yes, for school children, nakikita din na medyo mataas ang anxiety and depression. But then, alam mo, depende din yan sa family eh. Yes. Kasi if the family sees to it that they bond together, they play together, they have fun together. And I always tell myself na binigay siguro ng Lord to sa atin. Kasi pinupukta. To banda. Yes. Nakikinig ka. Hindi kayo nakikinig ngayon. Pinupukta nga tayo. Sobrang pandemic naman. No? Pero iniisip ko, these are just a few years of our lives as compared to what we have before. Yes. Kaya cherish lang natin yung presence ng family. Yes, yes. The slowdown process. Parang tingnan mo from the positive, ano? Yes, and I always tell myself, less expectations. Yeah, less expectations. Ang maganda kay Doktora, habang nagsasalita, lagong nakangiti, kaya pag ikaw ang pasyente niya. Ilangga kasi. Di ba? Tinuturoan ako ng mga pasyente ko na maging jolly like Now, I'd like naman to ask si Miss Ellie, no? Kasi sa dun sa center mo, no, and ikaw sa practice mo, ano-ano yung mga incidents na nakikita mo, especially ngayon? Ano yung madalas na ilapit sa iyo? And ano yung nakikita mong problema ng mga tao ngayon? Yung pinakamalaki talaga is yung fear and anxiety ang talagang tumaas. And people naging insomniac. Kahit dati, before yung pandemic, hindi sila insomniac. Maganda yung tulog nila. Pero during the pandemic, nawalan sila ng ability to sleep again. So, yun yung tumaas. And ironic, kasi normally, nasa bahay ka na. Ano ba gagawin mo? Pero nagpupuyat. Matutulog ka, di ba? Nagpupuyat kasi. And yet, nagpupuyat. ML. Mga addiction sa mga online games. Yes, Kasi, pag hindi tayo natutulog, yung neurotransmitters natin, medyo nag-i-imbalance yung dopamine, di ba? We're addicted to games or Netflix. Ayaw matulog. Yes. No? So, yun yung pinaka-ano. Nakikita mo. Yeah, nakikita ko. A lot of, addiction to social media. Yes. And then, cyberbullying is such a big thing. Yes, it's really so, true, the thing about bullying talaga, it's very insidious. Kasi there's a lot of shame and guilt that so a lot of my patients who have undergone bullying when they were children, they have chronic disease paglaki. Depression, anxiety, autoimmune fibromyalgia. So may physiological effect. Absolutely, right? There is no separation between emotion and physical bodies. Yes. In fact, all physical conditions have an emotional core. No, so I always say, okay, may sakit ako, may cancer ako. What's going on at home? Ano yung stress mo sa work? Anong stress mo sa relationships? Okay. Sobra na ba yung kinakarga mo? Nag-manifest na physically. Nag-manifest na siya. Kumbaga yung katawan parang nagre-rebelde, nagsasabi na, "Hoy, tama na." Pay attention naman sa akin. May nangyayari. Parang ganun. Wow, okay. No? Yeah. I guess it has something to do with our professionals. Mm-mm. Yung flight and fight. I know you know this term. Sympathetic. Flight and fight. Sympathetic nervous system. Diba parang ganyan, right? Opo, kasi yung autonomic nervous system, nervous system yun, sympathetic yun, that's a stress. Yung parasympathetic yung rest and digest, yung relax. Okay. Very connected po siya sa immune system for good reason because it's all about survival. Yes. Diba? So, pag kakain talaga yan sa immune system resources mo. Yeah, eh. Pagka-stress ka. Oo, no? Pag-stress. Mm-mm. It's really, walang separation yung dalawa eh. Kaya that's why they say stress is the number one cause of disease nowadays. Diseases, yeah. That's the reason. Wow. Talagang connected sila. Connected talaga. Oo.
Okay, matanong ko lang no, din sa atin ding mga sa kay doktora. Like pag halimbawa no, na nakita niyo na may isang tao na may problema no, in terms of yun nga may mental stress siya, may mental health. Ano ba talaga dapat ang approach? Kasi syempre ang unang nakakakita niyan pamilya, 'di ba? Mm-hmm. Or kaibigan, depende no kung close ka sa pamilya mo or minsan mas yung mga kaibigan mo pa yung talagang mas nakakasama mo. Ano ba yung ikaw being the one seeing that no, yung manifestation niya, ano yung dapat mong gawin? Kasi I'm sure maraming mga nanonood sa atin na gusto nilang tulungan or may gusto silang gawin. Diba, may kamag-anak sila or kaibigan, mm-hmm. pero hindi nila alam how to start. Kasi nga, di ba, parang offensive na, uy, punta ka ng doktor. Oh, di ba? Dahil, ha? Bakit ako magdo-doktor? Wala naman akong problema. So, in denial ka. So, paano ba yung tamang approach? Tapos, follow up ko lang dun kay mm-hmm. partner na question. Ano ba yung mga signs yes. para masabi na meron ka nito? Kasi laging in denial eh. Mm-mm. Diba? Okay, thank you. Please. Sige po. Doktora. Yeah, I really like this topic because you're helping me with our advocacy. Of course, thank of course. You so much. Glad to help, Doktora. I call it as TCR. Okay. TCR. Talk, mm-hmm. communicate, and reassure. Oh, okay. Yun yung dapat gawin. Yung tatlo na yan. Okay. Kahit simple lang na ganun muna. Mm-hmm. But then if you see signs, no? As what you were asking. Jose. Na you talk heart to heart kasi pag alam naman ng member of the family na you mean well. Mm-hmm. At times, you just have to hug and embrace them and, hey, how can I help you? Oh, malaki nang magagawa mm-hmm. ng... Mm-hmm. Oh, wow. How can I help you? Very basic lang actually. Yes. You look at them straight in the eye, just hug them, embrace them. I know how you feel. Mm-hmm. I'm just here for you. Mm-hmm. At times kasi mga teenagers, they wouldn't, you know, they wouldn't open up. Alam ko teenager ka pala. Teenager ka pa. Ilang taon ka na? 20 of very young. Hindi na. 23. Kala nga na, masalang teenager. 23. Alam siya 22. Yeah, BTS, no? Army. Alright, because young adults usually don't talk about yes. how they feel. Yeah, yeah. They would rather talk with their evasive. Friends. Evasive no? sila. Oh. Yes, but then you just have to be there yes. and allow them to talk, allow them to ventilate. To open. Yeah, mm-hmm. kasi open importante lang din naman, malay mo, baka hindi siya nag-open up kasi ikaw yung stressor. And usually, nangyayari yan sa parents, no? Parents and the son or the daughter, no? Minsan, yung parents ang trigger, di ba? Na parang, kaya hindi sila maka-open up sa pamilya. Mm-hmm. Okay. Kasi a lot of expectation, yung mga ganun, di ba? Yes. Kailangan maganda yung grades, mga ganyan. Yeah, maraming, maraming ina-expect yung parents, ano, na hindi niya kayang, siguro at that moment, no, hindi niya kayang mm-hmm. ibigay. Lalo na ngayon, di ba? Pandemic, so online learning. Ang yeah. hirap. And ang daming nahirapan, hirap, even the parents, right? No? Yeah. Nahirapan yes. talaga. Ayun ko lang, Lance, siguro nahirapan din sa online learning, no? Mm-hmm. Kasi, like ako, I'm a teacher, so I have to be a digital professional uh-huh. na hirap naman yeah. ako. So, yeah. Yeah. Pag-adjust. Diba? Yeah. So, even sa patients nyo, right, doktora? It has to be virtual. There was a yeah. time, right? No, actually, Jose, I did virtual na since last year. Okay. I will just start my face-to-face this July 30. Oh, I see. Yeah. Uh-huh. So, yeah, yeah. Parang ang tagal na rin. So, lahat tayo nag-adjust talaga. Yes. Everyone adjusted. I thought before, hindi kaya, pero kaya naman pala. Kaya okay, naman. Okay, no? Okay. Okay. Alam mo, Jose, no, meron tayo ditong kasama, no, ang ating mahal na si Bhie, yeah, na naka-experience din ng ganyan. In fact, lahat yata tayo nagkaroon ng mga episodes. Pero to si Bhie, medyo malala din yung kanyang experience about it. Kaya Bhie, kwento mo naman, ano naman yung nangyari sa'yo? Kasi, di ba parang na-depress ka rin yata or something? Yes. Alika, punta ka kaya dito, Bhie? Or pwede ba dyan? Oh, dyan. Sige, Bhie. Hello po, mga ka-lovely. Hi, mm-hmm. it's me, your Bhie. O, di ba, mukhang di ako depressed na tao. Sorry. Sa mga narinig ko po, sa totoo lang, sa problem ni Sir Daniel, ni Sir Lance, sa pinagdaanan ni Sir, parang sobrang katiting lang ng pinagdaanan ko doon. Talaga ba? Oo, kasi malaki ka, no? Sa narinig ko po, at saka kasi po, ako po napaka-positive kong tao. Hanggat maaari, ayoko po ng bad vibes, ganyan. Mm-hmm. Hindi ko po kasi, siguro kung meron po akong mga signs or ano, hindi ko po siya kiniklaim na nai-stress ako. Kasi iniiwasan ko siya, like ako ginagawa ko po talaga pag feeling ko ina-anxiety ako,
itutulog ko talaga siya, ganyan. Mm-hmm. Pag nagalit ako sa isang tao, dapat hindi ako magalit dito, pag pipray ko siya, ganyan. Mm-hmm. Tapos yung pinagdaanan ko po na nung na-depress ko. Kwento mo naman, oo. Kasi po, Miss Larry, ang nangyari po talaga, di ba namatay po yung mom ko, tapos okay. yung daddy ko, di ba po nakakulong. So, I feel alone kasi ano po eh, mag-isang anak lang po talaga ako. Kaya po, unico yung pangalan kasi unico iho po ako, ganyan. Mm-hmm. Di parang, ayun, tas bakla pa ako. Pinariwara ako po talaga yung buhay ko nung high school age ko po. Naglayas ako sa amin, ganyan. Tas pag, parang nag, ano po ako, I'm, ano po, nag, namamalimos po ako ng attention sa family ko kasi hindi po ako sanay nang di ako spoiled eh. Kasi mag-isang anak lang po, gusto ko lahat ng ano ko, ng, gusto ko na nasusunod na which is hindi na pwede yes. ano kasi wala ka ng mommy, yung papa mo na nakakulong ganyan, so yung change yung biglang change sobra ang bata ko pa po noon, talagang nagulat po talaga yung ano ko pag iniisip ko po ngayon. So nangyari po na pariwara po talaga ako. Tapos nung napariwara po ko yan, na-try ko pong mag-marijuana. Hindi naman po ako nag-hard wala pong ganun. Nag-try po ako mag-marijuana, ganyan. Tapos, dumating po sa times na naging ano po ako sa marijuana, parang hindi ako nakakatulog. Nang wala yun. Nang wala po siya. Bago pa po ako maging social media influencer, nag-vlog, nag-take pa rin po ako ng marijuana. Kasi parang, inaamin ko na-addict po ako sa kanya. Yun ang pan-relax mo. Yun po. Para po, good vibes ako, hindi masama. Pero ngayon, wala na. You totally stop. Tapos dumating din po ako para pansinin ako nito. Kaya syempre nagkakaroon din po tayo ng mga love life, ganyan. Mm-hmm. So ano talaga po ako, ano ako sa pagmamahal? Masyado akong sabik sa pagmamahal na may pakita lang na simpleng bagay sa akin na appreciate ko agad. Na pag meron naman silang ginawang maling bagay, na ano, na, sobrang... Nagtitrigger ka. Na, ano ako sa kanya na... Kung gaano mo ko pinapasaya pag ginawan mo ko ng isang bagay, ganun mo din ako nasasaktan. Mm-hmm. So ang nangyayari po, ganyan. Last ako, ang dami ko ano. Buti na lang talaga, meron akong ano, mga pampaputi. Kung wala talaga. Buti, naglalas-las lang. Buti hindi naging crispy. Gusto ko po, nag-picnic po. Maraming gamot. Anong ginagaya ko po yung sa mga pelikula minsan? Gadagandahan po ako. Bhie, okay ka naman ngayon? Ayoko naman, sobrang okay ko po ngayon. Ngayon, pwede ko po yung entertain eh. Pag kunyari, may problema po ako. Patuloy yung mga pinagdadaanan ko rin lately last month. Kasi parang umalis po ko dun sa ano ko sa management ko na una. Tapos ano po, yung father ko po nag-diagnose na may cancer ganyan. Wow. Tapos naubos po yung ipon ko, lahat ganyan. Nagmasos po ako, nag-positive po siya sa COVID, sabay-sabay sila ganyan. Hindi ko po siya ina-entertain. Nire-reject ko siya, pero i-entertain ko siya pag ito na, masosolve ko na yung problem, kaya ko na itong gawa ng paraan, go kung ano mangyayari, laban. Pag... Doctora, and ano ang masasabi niyo sa ganun pong response? Yung sa ganung, the way siya mag-cope, is that like a good way to cope, or mas may iba ba kayong way na masasuggest for our televiewers there who may have, you know, who may be experiencing the same thing as Bhie, di ba? Paano ba ang tamang coping mechanism? Delaying responding is good. Set aside mo muna. For example, may ginagawa ka, you're in a shoot, no? Tapos may problem. Allow mo muna dyan, wait lang. Wag mo siya i-gratify ka agad. Yes, and then, ang ginagawa ko sa mga pasyente, I give them a phrase, okay, may bigyan kita ng 10 minutes just to ponder on it. And then after that, get it out. No? So, I will tell them na you have your invisible garbage can where you place it there and then do actions if you can. Talagang you have to talagang physicalize it, ganon, you mean? You like, have to visualize it. Visualize and... You have to place it in your mind, no? At kain-kain ni Reb yung ganon na, you know? Mentalize. Compartmentalize. Yeah, that's right, Compartmentalize. Like a Lego block. Yes. Ginagawa ko sa mga pasyente, okay, parang may dalawang o apat na compartments yan. Ito yung happiness mo, ito yung sorrows, ito yung ganito, ito yung family mo. So, inayaan ko lang yung mga pasyente na magkaroon ng compartmentalizations. And then there you go. Okay. But Doctor, ever since my problem was sleeping po, no? Saka, there was a time I would
here, I would tell you there was an airport in my, yeah, in my head. Oh, kasi ano yun eh, effect din yun ng mga drugs that, yes, you have taken, yes, before. Mm-hmm, mm-hmm. And you know, being an artist kasi deals with a lot of emotions. Yes. Oh, so parang mas magnified tayo, no, as artist, right, no, pagka, yeah, right, nalungkot tayo, talagang it's, grabe yung pagkalungkot. Especially when you're a painter, I guess. Yeah, lalo pa. Or a designer, uh-huh, or somebody who's a creative who puts out stuff that is creative and then, mm-mm, it can be accepted or rejected. Yeah. Mm-hmm. So you can dealing with rejection, mm-hmm, let's say I didn't do well in an auction, mm-hmm, like only one piece got sold, yes, and the rest will be returned. Uh-oh. It's okay. Uh-huh. I've learned to accept it. Learn to everything. Everything is in stride. Mm. Like life is a boxing game. Sometimes you just roll along with the punches and, mm-mm, you know, try to protect, yeah, shield, yourself. Uh-huh. Protect shield yourself. And in addition to that, partner, I may also add. I don't know. Correct me if I'm wrong, doctora, the professionals. Ang state kasi ng depression and anxiety, it's like this. Ang akala nila, pag masaya ka lang, you're not depressed. No. Oh, oh, that's the, yes, biggest mask. This is my contention. May balita. For example, the left side of the news is that nanalo ka ng 8 million na loto. Wow. You're happy. Mm. And the other side, talaga, namatayang ka ng relative. Hindi, mm, nila alam. Parehas lang yun. Yes. Mm-hmm. Ang iniisip na, hindi, masaya to eh. Magaling magpatawa to, wala siyang depression. Right? Yes. High functioning, mm-hmm, depressive. Yes. Pop, like, bakit ganito? Ba't ganun na kaya nilang? Kasi normally, di ba, pag-depressed ka, ang usual na image is malungkot, sad. Mm-hmm. Pero yung iba, parang exuberant pa sila, di ba? Like so, Robin Williams. Yeah, huh? Exactly. Grabe, di ba? Nakakamula. Who would have thought? Yeah. Yeah, actually, uh-huh, Robin Williams is my favorite, no? Yes, grabe. The way yan, I see it, I was trying to see his affect. Niya, no? Talagang siya, bipolar siya. Yes. Mm. The bipolarity kasi, bipolar up, super happy ka, down, super down ka. Hindi nila alam that the manic phase is actually turnabout depressive, yes, yeah, episode. Yes. Okay. So either manic ka or depressed ka, pwede kang, mm-hmm, pwede ka actually mag-attempt ng suicide din. Yeah. Oh, even so at your high. Yatari, yes. Just like what, yung may, ano nang bag, sino ngayon? Yung Kate Spade, Kate Spade, no? Oh, yes. Kate Spade, yes. Yes. Oh, yeah. Came out of nowhere. Pag super happy siya, if you look at the colors of the bags, yes, oh, sobrang manifest, bright. Huh? Oh, once down siya, sobrang black. Anthony Bourdain also. Yes. Imagine. These are people na kung titingnan ng mundo ay sobrang successful, di ba? Yeah. And yet, bigla na lang nagpakamatay. Yes. Parang ano ba yun? Anong nangyari? I was re-watching episodes of Anthony Bourdain. I was looking for the signs. Yes. Why? There was nothing. Although, yes, there was a physical manifestation of his sadness. Oh. He was bloated, more wrinkles, mm-hmm, but it wasn't a sign. Uh-huh. Because my god brother worked with him. Oh, okay. Sila yung ano, kasama niya sa bahay. He had Filipino workers. So we had like parang, did he really commit suicide? Because it was like, I can't. Hindi mo ma-reconcile. I can't. Yeah. And most suicides naman are plans that natuloy. Mm. Or hindi parang tuloy. Parang they're just like, parang, I wanna try this. Nag-atay. I wanna try this. But then, natuluyan. Most of the time, natutuluyan. Because of a mistake, or most of the time, yes, when, yes, they hang themselves or something. I'm sorry for giving this, graphic description. I'm sure they would pull themselves up because when they realize that it's there, they want to come back. They want to back out. Yes, but wala na. It's always a try. It's always a try because it's also a call for attention. Mm-hmm. Like, what if I slash my wrist? Everybody will see, yes, that, yeah, I'm in pain. Yeah. Maybe they can ask me. So they will know. So maybe they can ask me, why did you cut? Yeah. Me, my manifestations, when I want to feel the pain, uh-huh, I get tattoos. Oh. I get, okay. There's also like the tattoo artists would say, we have
teenage girls who cut, uh-huh, instead of them cutting, nagpapatato na lang. So if I just had this one and this one like a month ago, uh-huh, it was because I needed to feel alive. Yeah. You need to feel the pain. Yes. But your body. But when I was getting the tattoo, I couldn't feel the pain. Really? Yeah, it wasn't painful. Yeah. Nasanay ka na lang sa pain, no? Satisfied as well. Yes, because it's like me adorning my an accessory, okay. And also putting a stamp on a certain time. It's like a reward pass. Yeah, parang na reward pass. Yes. Be also, diba you tried slashing also, no? Uh-huh. I asked them why they slashed their wrists or wherever, no? They said the slashing kasi makes them feel the pain. They wanted to feel the pain because they feel numb, no? I'd like to add also, patients who are dangerous are the ones who don't say anything. They just kill themselves. Yes. Yeah, ito yung nakakatakot. Yes. Kasi they would dress themselves just like the son of Miriam Defensive. Yes. Diba, wala talaga. Out of nowhere. And Bourdain also was like that, no? Yes. But these are really patients who really planned na to complete the suicide. Yes, because Anthony Bourdain in his last interview was talking about death and mental health. But you know, guys, about Anthony Bourdain, he has it all. He's on top of his field. I want to add something. Oh, yung tanong ko. Okay. Aside from what, Doc, sige, go ahead. Sige, then me. Okay. Yeah, I often talk about this. No, a lot of them have childhood trauma that are unresolved. Yeah. Mm-hmm. And this is the reason I became a trauma therapist. Yeah. Is because the first question you always ask, what happened between the ages of 1 year old and 14? Oh. When we are in theta brain waves, when everything is magnified, isang sampal lang ay parang ang laki na until adulthood yan. Until adulthood yan. So who and more often than not, you will be disheartened. Grabe yung sexual abuse of children and by people they know, by incestuous, so trust, no? Physical, verbal, and bullying that happens in schools to young children. And there's so much shame and guilt because nahihiya silang sabihin. And then their guilt, they feel guilty na kasalanan ko. Yeah. So for me, what I want is I really want to teach people what I do, EFT, you know, how to empower people to use their bodies to remove it themselves. Oh. So in school, starting from childhood. Okay. Yeah. So that in Unlimited, you have those, in Unlimited, diba? I want to start a PSA for kids, for the poor, or whatever, just to get indoctrinated in all schools, in offices, in governments. Like, if there's disaster, for example, diba, they can relieve themselves of PTSD from trauma of that. Mm-mm. Like, 2 weeks ago, I saw somebody in the war zone, PTSD, nasa Iraq siya. Mm-hmm. Every time he's in a beautiful hotel, he goes to the balcony and wants to jump. Wow. All the time, because he still hears the bombs. The bombs. Yes, yes. Yeah, so, you know, it's trauma. It's trauma. And I have something to say. Sige. I have something to say. Kasi ako, for my personal experience, mm-hmm, so I had traumas from my childhood. And isa sa napansin ko is, hindi ka talaga parang tatantanan. Hindi ka parang... Nandyan siya talaga. Parang ano eh. Hindi ka niya papatahimikin. Kasi traumas are there. You cannot forget your traumas. But what you can do is parang yun nga, I keep healing from it. Mm-mm. Pinapatawad ko yung mga taong nanakit nung bata ako. Or, you know. And minsan natitrigger siya kapag kunyari, there's a relationship or there is something na parang anger management issue when it comes to people. Uh-oh. Like, nagugulat ka na, oh. Parang yung iba yung reaction. Oo, yung iba yung reaction ko. Kasi syempre, parang naranasan ko yung, ano eh, yung parang abuse and trauma nung bata ako. So, I feel like, oh, nangyayari ulit to ah. Parang, alam mo yun? Alam ng subconscious mo. Doon ako nagkakaroon ng social anxiety na uwi na lang ako. There is one time na pumaparty ako. Sobrang, ano, parang, I mean, not party, like, I'm with people. Uh-oh. And we're drinking. Kasi yung parang coping mechanism ko. So, parang, nag-uminom ako. And, there's one time na parang, umuwi ako because I felt like may nasabi yung friend ko na parang, nag-trigger sa anxiety ko, sa traumas ko na parang, alam niyo yun? Mm-hmm. Parang, nangyari to ng childhood ko. So, nung naalala ko siya, parang,
hindi na ako okay, parang naiiyak ako, tapos yeah, umuwi ako, alam niyo yun. I have to share this. One of the reasons why I decided to quit showbiz when I was 19, my last movie was with the great Fernando Poe Jr. After that, I decided at 19 that it wasn't for me, because at the age of around 3 or 4, I was molested in set. Wow. Yeah. I didn't know that. Really. Yeah. So, okay. So, and also, mag-aangang kamay ng mami ko. Mm-mm. So, and especially, there was a time na pinapalo na ako ng mami ko. Ako na yung nagsasakit sa sarili ko. Oh, yeah. Parang yun na yung, ako na lang. But that's not, it's not my mom's problem. Yeah. You know, maybe she, siya din siguro may issues din. Yes. Oh, like anger management. So it's a cycle. It's a cycle. Yeah, it's a codependent cycle. I love my mom. I really love my mom. This is not to... all respects. Yes. It wasn't her fault na namolest ako on set. Because... But she knows this. Yes, she knows this. I was very open about this 20 years ago. And I really have a soft spot in my heart for children who experience trauma, violence, yeah, sexual, mm-hmm, any kind of, yeah, trauma in their. So I'm very different when it comes to my granddaughter or to my, mm-hmm, my youngest daughter Gabby. It's so different. It's like you're protective. Very protective. Uh-oh. And I may say I spoil. Uh-huh. I spoil to the point na parang you're trying to make up also. Uh-oh. Yes. Uh-oh. Yes. Uh-oh. Parang and then, na-experience mo na, yeah, so you want it, yes, to be the and best. Then, and then if I see, yeah, any sign in my child, uh-oh, I talk to my child. Right, what's wrong? Well, what's wrong today? Yes. So maybe yun kasi yung hindi mo nakuha nung time na yun. Yes. No? Yes. Yes. So you try to recompensate. Yes. And mm-hmm, you try to heal also when you see the child healing. You heal yourself. Yeah. Yes. Yeah. So we're so connected. When you do energetic, because we have to remember, hurt people hurt people. Yeah. Oh, yeah, right? Right. People hurt people. I love the quote, because if you do good to people, people will do good as well, diba? Yes. Yes. Yeah. So yung kanina question ko sa ating lahat. As I understand it right now, as we go along, it's between the balance of EQ and IQ. Mm-hmm. Pero ang sinasabi nila, as we read, di ba? Kasi we read when we have problems, mga matatalinong tao lang daw meron nito. Kasi ang sabi nila, Oprah, Michael Jackson, Bourdain. Mm-hmm. So, how do you say with this? What do you say to that na, yeah, parang, ano lang, mas yung mga talagang intellectuals, yes, yes, yun right, daw right, ang mas prone, mm-hmm, sa mga depression, anxiety, panic Bill attacks. Bill Gates has Asperger's. Asperger's, yeah. Oh, yeah. May mga autism in the spectrum of autism, yes, din, yes, mga matatalino. Yes, yes, yes. That's and why that's included. That's why they're geniuses because of Do you that. Agree with this? Yes, I agree. I think I sometimes think I'm mildly autistic also myself. Yes. No, but yeah, well, it's good that at least ikaw na mismo, no? Yes, yes. Minsan, feeling ko nga, minsan parang, nung bata ako, may ADHD ako, pero hindi siya na clinically diagnosed. Kaya siguro, minsan sobrang hyper ako. Alam mo yun, parang... And Jeanette, you know ganun, that I have no filter, yes, when I talk, right? Yes, yes. That's one of... And I love that about you. That's one of the things that the I'm working talaga on, because I have no filter. What I say is... What you feel. Yeah, what I feel. Yeah, what I feel. But I forget, I offend people. Yeah, yun yes, yes. Let's just clear this para lang maintindihan ng mga manunood natin. Ganito ko naintindihan niya. Para maintindihan, ano ba yung anxiety? For me, correct me if I'm wrong again, doktora. Yung anxiety kasi, we tend to worry what is going to happen to us in the future. For example, magsiswimming ba ako? Hindi ako magsiswimming, baka magkapulikat ako. Or baka mamaya malunod ako. So that's anxiety works. Overthinking, exactly that the word. Tama, chatter. Po. Oo. Yeah. So, pero ano? Pero sometimes, like, ang anxiety, it's like a tachycardia. Like, yung parang mabilis lang na... Madami kasing anxiety disorders. No? It's not only yung kinakabahan ka, no? Meron tayong tinatawag na panic disorder, agoraphobia, yung magtakot ka na mag-isa. Yes. Meron din tinatawag na generalized anxiety disorder na parang lahat na lang wino-worry mo. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm.
meron din obsessive compulsive disorder, yes. Na hugas ka ng hugas, although ngayon hindi ko alam. Oo, parang kung hindi mo alam ko talaga ang sinakayan, di ba? Hugas hugas. So, nandun din yung post-traumatic stress disorder, no, as part of the anxiety disorder. So, madami siyang umbrella. Ang dami, no? Actually, madami siya. And ang nakakaano nito, ang hirap i-pinpoint, no? Kung yes. Ano talaga, kung ito ba yung pag-worry lang na the usual, di ba? Or talagang medyo meron ng red flag. That's na right. It needs medical. That if you have unresolved issues, problems with trauma during childhood, below age 10, you lost also a parent, that could actually cause anxiety and depression based on studies. He says, no? Yes. And then with regards to kanina, when you have trauma, it's really an imbalance. Mm-hmm. No? Something that you have to work on is increase of dopamine and a decrease in the serotonin levels. Mm-hmm. That's why you have to be medicated. Mm-mm. But then at the same time, issues like sexual abuse, physical abuse, these are things that are so difficult because it is usually in the home. Yes. And it's not talked about. It's not. It's kind unresolved. Of taboo. Taboo to talk about. Kaya if you have unresolved conflicts, hindi mo naayos. Kaya yung kay sinasabi ni Lance, eh, bakit paulit-ulit? Bakit iba naman ang relasyon ko? Bakit ganito nafe-feel ko? Yes. It's because you're not able to resolve your issues, no? Uh-huh. When it comes to bashing, I think, Lance, no, you have to delineate. Put a wall to people who don't like you. And so what, diba, Lance? Mm-mm. You tell them, this is me. If you don't like my social media, fine, you can go out. So, and you have to be strong enough to have a stand. Hey, this is me. If you accept me, fine. If you don't, get out. Mm-mm. You have to strengthen thank that so land. You know thank why? You so much. Because it's you. It's you yourself. Wala makakasabi na mali yan, tama yan. I always tell Reb, you are you. Be what you want to be. Yes. I still know that you're still a rock star, Reb. Yeah. Me too, you know. You are. It's just to become triggerless. Yes. That's the become stoic. Become in your circle of power. Mm-hmm. Any the storm can brew around you. Tama. You are untouchable. And if you surround yourself with the good people around you, na maakabuti sa mata. You are you. No, that's like, why. Good guys. I'd like to say something, KB. Okay. Yeah, I think with regards to what pinagdaanan mo, I think you're good right now. I think you came into a place wherein you are confident yourself. Mm-hmm. And yes, continue to be that. You don't need to slash yourself. Thank you. I wanted to impart to KB. Beauty na lang. Nandito si Lovely and si Kuya Jose sa'yo palagi. Yes, ay naman. Love na love ko kayo namin. Ako na rin yung mafan. Oo, diba? Kain tayo sa Samyuk. Di may questions kaya ta, right? We have questions. I have a question ko, Doktora. Ano pong gagawin ni Pang Support ay hindi tutulong? Halimbawa yung family. Walang panahon. Walang support system. Ano po yung magandang gawin? Very poor ang support system. Yes. Well, alam mo, madami naman venues eh. Like if you have a religious group who can help you, go ahead. If you are comfortable with the yung mga kasamahan mo na higher than you are or mga relatives mo who are very positive like what Rev did, no? Val was very, very supportive. His family was supportive. At times may problems, but then nakakaya na naman. Strengthen your core na lang. Strengthen your core. Kasi po, sarili ko lang. So, ang lagi ko pong iniisip, like nung nangyari po nung nakaraan, na-trigger po ako sa comment, sa social media din po ah, may mga basher, marami po akong basher, sa totoo lang din po. So, na-trigger ako, kaya ang ginagawa ko, iniiwasan, naging patola ako sa kanya, hindi ko siya naiwasan. Pinatulan mo. Tapos, nung na-trigger po ako, nung pinatulan ko siya, parang, tsaka ako kumalma. Na-realize mo agad. I will teach you. Learn the art of dead, ma. True. Malaki bayad nun.
Yes. Sino katig-katig eh. Pero minsan ang hirap. Yeah, yeah. Sometimes you can't help it. Talagang ano ka, yung mapupush ka na, ano kayong sinabi nito sa akin? Yeah. Why do you keep stalking people na baka may sinasabi sila sa'yo? Ako talaga ito ang... That's the problem of the new generation. Yes, yes. The millennials, they're too dependent on what people think about them. Yes, yes. But like I say, maybe it'll take a few years or a few months, hopefully for you. Just forget about them. Yes, and yes. At the end of the day, they won't feed you. But they don't love you. And isa sa nag-inspiration ko ngayon, na lang sila ba nagpapakain sa'yo? Siyempre si Papa, di ba? Nagbibigay ng allowance. Si Mami. I really think, you know, it's emotion. Emotions are put there for a reason. So, okay, natitrigger ka anger. Anger is put there for a survival, para may action, di ba? So we honor that we are energetic beings. The problem is, hindi natin na metabolize. Hindi siya lumalabas. It stays there. So, umiikot lang siya. So, there are ways that we can do, like, tapping that I teach. Emotional freedom technique, I'm an instructor. That you can empower yourself to let the anger metabolize. So, talagang, it's just by tapping meridian points, like in acupuncture. That I want to teach people to do so that, okay, wala akong kasama. I'm super triggered. Anong gagawin ko? I'll tap. I'll help myself. Meridian points. I'll help myself. Lately po, napalapit po ko kay Lord. And siguro nga, I'm not saying na ito, deserve ko mangyari to sa buhay ko. But siguro this is a turning point wherein I realized that dapat pala, paglalapit ka kay Lord, hindi lang for the happy days, you know? Yeah. So there... Yung alam mo yun, kumakapit ako ngayon kay God na lagi ko pinagdarasal yung mga taong hindi man ako maintindihan or they're having issues with me, but I pray for them. I still pray for them for their healing as well because maybe they're victimized as well or, you know. Yes. Yes. Or when you're alone, you can do butterfly hugs. Yes. Diba? May butterfly hugs na tayo. Yan, butterfly hugs. Kira ba yung hindi ko hindi? Diba, B, kahit ko lang. Yes. Talking about bashers kanina. Para hindi nyo na sila iniintindi, make a post for your fan and then make another post for your basher para... Isahan na lang. Isahan na lang. Tama. Totoo. Good vibes. Sobrang good vibes ko po sa social media accounts ko. Never po ako nag-post, yung papa ko nga mamamatay na, hindi nila alam, ang saya-saya ko pa din, nagbo-vlog pa din ako. So, yung mga bigyan papa ko, dadaling ko sa ospital, kung paano ko siya i-deliver, di ba? Napaka-smooth kasi lang kung para bibigyan mo ng time yung basher mo to talk, you are already acknowledging. You have time. Ang pinakamaganda na gagawin mo kung nagbabash sila, well, it's your opinion. It's That's not defined. Talk to the hand. Guys. Lady said about it's me. It's it should not define you. It's my buhay. Okay, yeah, lastly dun sa mga bashers, guys, coming from Kuya Jose and Lovely, ang puno, hindi naman binabato yan kung hindi mahitik. Old ways. And pag-uusapan natin na may isa tayong episode in the future about cyberbullying and bashing. Kasi it's really so it really happens now. It's so prominent, nangyayari talaga. So pag-uusapan natin yan ng masinsinan. But for now, we stick to the realm of talagang mental health, ano. Okay, may tanong po ako kala doktora. Meron bang way para maiwasan ang triggers ng mga or yung magkaroon ka ng mga mental health issues? I mean, meron bang like kasi it's a chemical imbalance also. Meron bang mga tamang pagkain? Meron bang tamang ehersisyo or lifestyle na pwede nating gawin para malayo tayo dito? So, advice na rin of course to yeah, how me, to cure this one? Yeah, for me, it's definitely biohacking is all about lifestyle. Mm-hmm. The first thing you have to remove is kryptonite. Okay. So kryptonite is anything that causes inflammation or imbalance in the body. That weighs you down. Oh, that's like processed sugar, that is GMO, that is all these chemicals, polysorbate, whatever. Unnatural. Tanggal. You have to eat everything that has the shortest distance from the sun and your food.
So veggies and good meat and all of that. And then also remove mga ano toxic chemical products like the shampoos and out there that are the very toxic. Remove that EMF radiation, yun then the Wi-Fi. All of these things have an effect on our brains. Yeah, no? Kasi we are ano electromagnetic, so we absorb all of that energy. Yes. So remove kryptonite and then go with the things that make you stronger. Yun yung talagang advice. He was diagnosed with stage 4 stomach cancer. Yeah. He ate the right food. That was 7 years ago. Mm-hmm. 7-8 years ago. He's still alive. He's an artist. Wow. Let food be thy medicine. The owner of Van Gogh is bipolar. That restaurant. Yes. Good restaurant. He's alive and kicking. And, nice. The doctor said he had a few months, but. 7-8 years later, he's still here. And you know, minsan, in relation to that, no, it's also good that you, parang in a way, you're proactive in your health, no? You don't just depend on your doctors. Although, syempre, malaking tulong, but you also have, kasi mas alam mo yung katawan mo, alam mo yung pakiramdam mo, alam mo yung papaano ka talaga, no? So, mas makakatulong kung talagang proactive ka rin, ano? At saka, yun ang tulad nun, food lang. He ate the right food. And of course, I'm sure may tulong din siguro ng doktor yan. But basically that, no, he changed his lifestyle. Yes. Yeah. He refused chemotherapy. Yeah. He refused chemotherapy. Good. So, there's so many ideas, there's so many literatures out there, there's so many ways. It's the responsibility of the patient if he wants or she wants to feel better to seek it out. Okay, nice. Ang bilis ng oras, partner. Sarap ng usapan. Oh, si Lance naman. Ano yung ma-advise mo, no, dun sa mga nanonood natin na probably they're very anxious, they're depressed, dumadaan sa pinagdadaanan mo or pinagdaanan mo? Actually, di ko in-expect na magiging guest ako dito. But, you know, I believe that God is working on me, working on us. Yes. Na siguro this is a way to show that... How strong you are. Yes. And a test will be a testimony. Mm-hmm. So, for those people who are experiencing anxiety, for those people who are suffering from bullying online, ang maipapayo ko lang sa inyo is to keep going. To hydrate yourself, malalagpasan natin yun. Kasi ang issue naman, usually one day or 2 days lang yan, or maybe a week, pero sa akin kasi it's a month. So, best way is to accept it and learn from it. So, you learn from the past issues that you've had and your anxiety, accept it. I accept mo na I'm experiencing this, I'm anxious. And, What I can do is to stay calm and, you know, if you need to seek professional, go for a professional. But if you seek for support system, then go for your, kasi minsan, diba tayo, we don't need the closest one. We just need the comfortable one. That's right. Kasi ako, I'm not close with my mom. I mean, dati close kami, pero ngayon hindi. Pero yung ako kasi, nag-vent out ako, sa best friend ko. And kasi I really want to thank those people like malaking you guys na binigay niyo ako ng opportunity to be here na maging ano nga ganito, maging speaker and maging guest. And I really want to thank you all, lalo na kay Kuya, na inspire niya ako kasi, you know, ang hirap talaga kapag marami kang pinagdaraanan or may mga battles tayo na we're not just vocal about it, but we are dealing with it. What we ang gusto ko lang sabihin sa inyo lahat is to keep going and keep healing. Nice. And always acknowledge God in everything. Very good. Very good. Partner, we silently know that we are inspiring each and everyone. Yeah, and that is the purpose naman of the show. It's actually to inspire people na, you know, at the end of the road there is healing and also may mga tao rin na
pinagdadaanan, yung mga pinagdadaanan yes. nyo, hindi kayo nag-iisa. Believe yes. it or not, partner, with this show, I am having goosebumps all over. Uh-huh. Yeah. Deb, ikaw, yeah. what can you say about yun it? Yun nga, tulong-tulong lang. Huwag kayong ma-disappoint sa humanity because iba-iba din tayo. I mean, God made us all in His image, but we're all different. I mean, if He wants us to be all together, I mean, in the same boat, looking alike, that's not, you know, we're all different. Yes. I am very blessed to be in a situation that I have a doctor. I always say, ito yung opportunity ko, doktora, to say talaga na parang salamat talaga dahil na nabago mo ang buhay ko. Yes! Yeah. And, kudos to you, doktora. And I would like to honor my wife and my children. Hi, Bale! My children, Bhie, Jamie, Jules, and Mark, and Gabby, and my granddaughter, Eva Martin. Sila talaga ang buhay ko. So, umiikot sa kanila ang buhay ko. Tsaka sa asawa ko. Wow. Yun lang. Wow. Yun lang. Nice. Thank you. Lovely. And Miss Ellie. Miss Ellie, what can you tell people, ano, especially those who are undergoing all these stresses, no? Yung mga depression and ano, anxiety, and ang dami niyan, especially ngayong panahon na ito. Yeah. Diba? Ano yung pwede mong masabi or iwanan sa kanila? That there's hope. There is definitely hope. There are people here that can help you get out of this hole. And that the body is a self-healing machine. And once you know how the body puts itself back together, ang dali lang eh. Mandali lang. There are many people who have gotten themselves back through natural methods. Removing kryptonite, also doing tapping and all of these, that I would like sana to work with the medical community as an adjunct to help kasi I want to work together to help humanity become better for better humans, right? Because we're in the business of saving lives, but also I want to empower people that they can also save themselves, that they don't have to be too dependent on others. They have it within them, and all we need to do is educate them, and that's what I'd like to do, is to teach people how to find it. Miss Ellie, if they want to go to you, to your center, saan po ito? Paki-invite sila sa center ninyo. Yes, iniimbita po kayo, pumunta sa Unlimited Biohacking Recovery Center, nasa Pioneer siya, Mandaluyong, 123 Pioneer Street, sa second floor. Please come, we are open 3 times a week, but hopefully pag lift na yung lockdown forever, forever and ever, we will be open daily to serve you. And ako talaga pumupunta ako sa center ni Miss Ellie and my sleep talaga sobrang naging okay. Oo, sleep is quality important. Sleep because dati soon, hirap na soon. Hirap ako. Pupunta rin ako. Sana po. Yes. Sleep is your healer. Yes. And doktora, our favorite psychiatrist. Grabe. Reb's hero and, you know, a lot of people's hero. Yes. Mm-hmm. Yeah, no, wow. How nice. The ups and downs ng journey ng isang tao is something that you have to remember na meron tayong pagsubok pero kaya naman. Huwag mahiya magpatingin sa isang doktor kapag may nararamdaman kayo. It's like you are also taking good care of your physical and mental health. Nagpupunta nga kayo sa salon, di ba? Oo nga. Tama. Kailangan maayos ang kaisipan para maging maayos ang kabuuan, no, ng iyong sarili. At huwag kayo matakot kasi depression is treatable. Nagagamot siya. Kapag sa early symptoms, punta kayo kaagad sa amin. Kung kayo ay nagkamali, kumamit kayo ng droga, no? Sabihin natin, ginawa yung outlet, sige lang. Laban lang. Tinan mo si Reb. Trophy ko rin, no? So, para sa akin, importante sa akin ngayon na magtutulungan tayo. Ngayon, life is short. You just have to enjoy it. Be happy. Kung anong meron tayo, when you are alive right now in this
pandemic, it is already a blessing. Yes! Doktora, kung sa, gustong, may gustong kumonsulta sa inyo, saan kayo pwede makontak? Sa tabi-tabi lang ako. Hindi, like, the Facebook? Facebook sa St. City, tsaka sa St. Luke's Global. And, yes. Medical City Clark, layo, no? Layo. Yung mga taga-Clark, di ba? Taga-Pampanga. Yes. And, of course, may social media accounts din naman kayo, no? Yes. Okay. And, thank you so much. Thank you. Thank you, Doktora, for your time. And si Bhie naman, di ba? Oo. Anong yung masasabi naman, Bhie? Dahil... Ay, my God! Oh, God! Kapagpapalino na naman ang mga ganap. Hindi na naman yung utak ko. Nakakaloka. So, ayun. Maraming salamat po sa mga nag-guest ngayon sa Isa Lovely Day. Sobrang marami mo na naman po tayo natutunan. At syempre na share po natin yung mga bagay-bagay, mga mental chururut, diba? Mga depression, na feeling nyo depressed kayo, hindi pa pala kayo depressed, feeling nyo lang yan. So, ayun na, maging positive tayo. And syempre, maraming salamat sa lahat. Sa lahat ng sumusuporta sa It's a Lovely Day, sa Star Ace Academy, sa K5 Digital Media, sa social media accounts ko, sa YouTube channel ko, Unicorn Arellano, TikTok account, Unicorn Arellano, Facebook page, Unicorn Arellano, and my Facebook account is Unico Conception Arellano. Maraming salamat din sa lahat ng sponsors ko na sa page ko. Tapos meron po akong, I would like to take this opportunity to sabihin ko po sa iyong maliit kong business, it's Bhie Lash, ayan, pampakinis para sa tempered glass na mukha. At oh, tempered glass! Instant glass kit po tayo sa ating Bhie Lash. Ayan, wala akong hawak na product. Oo nga eh, sayang wala. Nasa page ka at magla-live po ako mamaya, mamimigay po ako ng Gcash, panoorin niyo po ako sa every page ko. Sama kami dyan sa Gcash, ha? Oo. Sama kami dyan, ha? Sige po, ayun lang. Okay. Maraming salamat mga ka-lovely. Oh my God! Okay! Wow! Ganda naman yung good, diba? Pero in fairness, ang ganda-ganda ng product ni Bhie, no? Binigyan niya akong ganda-ganda ng packaging. Ako, susubukan ko yan. Anyway, I would like to thank all our guests, no? Reb and Lance, sobrang tapang ninyo para ilahad yung mga storya ninyo, no? We are so blessed. My respect. Sobrang happy kami na you're on the right track, you're on your way to healing, and we wish you nothing but that, no? And but the best. Okay? So, just fight lang ng fight, ika nga. And of course, to Doktora, thank you so much. Ito talaga, every time na tatawagin natin, always available kasi nga, sobrang niya talagang isinusulong tong advokasya niya. Kaya maraming salamat, Doktora, for your time. Thank you. And of course, Miss Ellie, my friend, thank you because I really believe in her center at saka dun sa mga ginagawa niya. That's why also, in my own little way, I want to help her na makilala naman ng mga tao yung itong modality na ito. No? So, dahil napakagaling at natulungan din ako talaga. Thank you so much. Thank you. And para naman sa ating mga nanonood, ano, unang-una, salamat po sa inyong lahat dahil third episode na natin at so far, napakaganda ng viewership rating natin po. Talagang continue to like and to share and to yung sharing ang maganda kasi para mas marami pong makapanood at matuto sa mga episodes natin. And ang masasabi ko lang po talaga, no, dito sa pinag-uusapan natin ngayon, ang tao ay iba-iba, no, hindi one size fits all. So huwag niyo pong expect na kung ano yung nararamdaman niyo, kung ano kayo, ay ganun din ang ibang tao dahil bawat isa ay may mga pinagdadaanan. We all have battles that the other does not know of or do not know of, no, the other people do not know of. So, irespeto po natin. I think it's just respect, no, sa bawat tao, sa kanilang pinagdadaanan. And yun nga eh, just parang be open and huwag natin silang i-judge. And also dun sa mga nagiging biktima nga ng mga bullying na nagiging depressed because of that, no, ang masasabi ko lang po talaga is that you take the power, no, take away the power. Kasi kapag pagka hindi nyo na pinansin, that's the way na you will be taking away the power, no. Hindi ka na maaapektuhan. And then, hindi mo na i-empower yung mga ginagawa nilang masama sa'yo. So, nasa sa iyo rin, pwede mong controlin actually. But of course, I know it's difficult. That's why meron tayong mga professional na pwede kayong tulungan. But then again, fight lang tayo ng fight sa buhay because after all, ano, yan naman talaga ang buhay. Hindi magiging exciting ang buhay kung puro ano lang, di ba? Puro masaya. So kasama talaga yung problema.
tingin ko naman. Lagi kita bibigyan ng bulaklak, lalo nung bumulaklak yung mga... mga salita ko, gano'n. Na-inspire ako sa bulaklak mo. Pero gusto ko rin itong i-share kay Bhie. Yeah! Kay Bhie, kasi... Lovely. Oo, kasi iisa lang eh. Tinipid tayo. Balik mo. Anyway, naman, seriously, pansinin mo, partner. Mm-hmm. Hindi ako masyadong makapag-joke kasi nararamdaman ko yung seriousness. Actually, teary-eyed ka nga. Ilang beses. Pero seriously guys, ito ang take away ni Kuya Jose, who lahat naman tayo may pinagdaanan. Mm-hmm. I just like to leave you with these messages para maintindihan nyo yung mental health. Ganito kasimple yan. Anxiety and depression. Imagine nyo yung isang tuta na anino. Yung anino na yan, kung may tuta ka, aalagaan mo. Pag lumaki yan, magiging aso yan. So yung aso na yun, magiging aninong aso. Pag lumaki yan, mas malaki na sa'yo. So madaling sabihin ang sinasabi ko, pag yung tuta na yun, mas malaki sa'yo, ibig sabihin, inaalagaan nyo yung depression nyo. Huwag nyong alagaan. Kasi yun yung nangyari sa amin. Okay? Pangalawa, I think, tanggapin natin at hindi, we have a broken spirit. What I have did, and I've shared this with a lot of my friends, nag-charity ako, tumulong ako sa ibang tao. Ngayon, ang akala ko, sila ang tinutulungan ko. Hindi. Tinutulungan mo yung sarili mo. Doon ako gumaling. At lastly, eto lang. Dahil nagbigay ako ng bulaklak sa'yo, kaya marami rin ako sinasabi, maganda okay sasabihin ko, when we fall 7 times, we have to rise 8 times. Yes. And the greatest failure in life is to give up. Yes. So don't give up. That's true. Totoo yan. Sabi nga, true glory, di ba? Ano yung true glory is not in never falling, but in rising every time we fall. So with that, sandali ha. Kailangan marami tayong mag-group kasi magagalit yung mga ito pag hindi natin mag-group. Okay. I'd like to thank Genesis Spirulina PH, courtesy of course of Doc Joseph Lee, Aspire Magazine ni Ian Cass, at ito yung nako yung fan mo si Jojo, si Ruth. Hi, Jojo San Francisco. Ruth. Jojo, okay. Ruth III from San Francisco. Orly Sanguyo, Vivian sa Chicago, who's watching right now. Coco Navarro, Grace Concepcion. Yes, Alan Lopez, Louis Birol, Perla Sabile. Happy birthday kay Mitch. Okay, Ronald Clemente. Jason Ileto, happy birthday. AR Milliares, happy birthday din kay Jerome Saliente, at hi kay teacher Robert Mira of Summer. Okay, at syempre, magpagaling ka sa ating producer na si Art. Yes, Art Halili, please get well soon. Maraming salamat sa Lovely Natics. Thank you sa mga napaka-positive na messages. And of course, kay Ronnie Sanga, very informative show. Good luck sa show nyo. And maraming nagsasabi, to Drana, very informative. You have class, you possess class and reading. Ayan, ang ganda-ganda ng mga parang messages. Parang Ronnie Sanga is may kumpare. Papabasa po natin lahat sa mga guests natin. Ano, they're very happy about the episode. So please like and share. Keep on sharing. And pwede nyo pa rin mapanood sa K5 Digital Media. And of course, again, Lovely Natics. And then Erica Brenner of Laika, thank you so much. And to For Life Transfer Factor and to Fitness Gourmet PH. Thank you so much. Bye, everyone! Follow us on our social media accounts. Yes! God bless everyone. And next week, yes. Sex workers naman ang ating pag-uusapan. Yes. The men and women of the Philippine sex industry. See you guys next week on It's a Lovely Day! Bye! cute naman. Picture tayo. They accept like a gem. Kung nagla-like ka kayo, yung center niya accepts like a gem. The Philippines' newest online network. A5 Digital Media. Makikinig sa'yo. Makikinig sa'yo.